Hello mga ka-food trip, ako nga pala si Kuya Frank. Samahan niyo ako ngayong araw na to dahil i-share ko sa inyo ang version ko ng pork steak. Kaya tara na sa isang masayang pagluluto. 1 kilograms pork pigi. Toyo. Cooking oil. 30 grams na oyster sauce. Cornstarch. Calamansi juice. 2 medium onion. Paminta. 1 whole garlic. At nor pork cubes. At syempre dapat may tubig. So ano pang inaantay natin? Umpisa na natin to na makakain na ng maaga. I-crush muna natin itong bawang. Kanina pa ako nang gigigil dito eh. Kailangan marami. Dahil bukod sa maraming health benefits ito, dapat ramdam natin ang garlic flavor sa recipe natin. Tapos niyan, tsapa natin ng maliliit. Mahilig ka ba sa sibuyas? Nako, ang swerte mo boy. Dahil nilalagyan to ng napakaraming sibuyas. Hiwain lang natin ang naaayon sa trip nyo. Pero ako, Julian Cut ang gagawin ko. Ay, sorry. Sinap ko pala to ng maliliit. Oh, no! Imbis na suka, kalamansi ang gagamitin ko para hindi maglasang adobo. And since good for 3 person itong lulutuin natin, pwede na siguro yung 5-6 na kalamansi. Pag may sumobra, halo nyo sa maiit na tubig, gawin yung kalamansi juice. Ang ganda nun sa vocal cords. Eto na po yung kalahating kilong pork pigi. Kasya na to, dalawa lang naman kaming kakain. And yung kulay green na sulat, ibig sabihin po niyan, pasado siya sa quality meat inspection. At siguro kung bibili kayo, doon na lang siguro sa suki ninyo para siguradong hindi botcha yung mabibili nyo. Pag sinabing pork steak, ang usual cut na ginagamit dyan ay pork chop. Pero hindi natin susundin yan. Hihiwain lang natin to ng maliliit. Hulaan nyo po kung bakit. Ganito kasi yon. Clean cut! Para matagal maubos ng mga malalakas sa ulam dyan. Ito yung gagawin nating strategy para magkasya sa pamilya natin yung maliliit na servings na niluluto natin. Kasi hindi naman lahat ng oras may budget tayo, diba? Thumbs up! Gusto nyo ng malasang pork steak, di ba? Imbis na idiretso nyo sa kawali, i-marinate muna natin. Pigaan natin ng kalamansi. Sunod natin yung paminta. Lagyan natin ng bawang. Toyo. Oyster sauce. Haluin lang natin. Magugas kayo ng kamay ha, baka galing kayong CR. Contamination yan. Delikado din kaya yung bakteriyang salmonella. Tama na siguro to, hilong-hilo na yung baboy. Takpan lang natin, then ilagay lang muna natin sa rep. Nagpainit lang ako ng mantika dito sa pan. Then ipa-fry lang natin itong minarinate natin pork. Masarap din kasi kapag medyo half-fried yung pork. Yummy! Yan, pwede na to. Pwede na natin alisin. She loves me, she loves me not. She loves me, she loves me not. She loves me, she loves me not. She loves me. Tama na nga kalokohan. Same pan, magpainit lang tayo ng mantika. Maglagay tayo ng konting bawang. Gisa-gisa lang. Bango ng bawang. Tapos lagyan na natin ang sibuyas. Isunod ang pork. Haluin ng konti. Itos na rin natin para feeling chef. Tapos lagyan lang natin ang nawasa juice. Then wag na natin pakuluin. Timplahan na agad natin ng toyo. Tapos oyster sauce, konti lang. Sing onti lang ng pasensya nyo. And guys, sorry. Nilagyan ko pala ito ng 3 kutsarang kalamansi juice. Hindi ko lang na-videoan. Nor pork cubes. Haluin lang natin ng konti. Tapos takpan natin ng takip ng kaldero. Alright, saktong-sakto. Galit na galit yung asawa ko, sabi niya inalis ko daw yung takip ng sinain niya. Nga pala, cornstarch, pampalapot ng sauce. Haluin lang ulit natin, then maglagay ulit tayo ng konting sibuyas. Antayin lang natin maging thick and creamy ang sauce. And that's it! Oops, tikman muna natin. Wow, sabaw! Ang sarap! Thank you for watching, ingat kayo lagi, and see you next vlog!